Hello, yan. Madami na pala tayo. Naka-off yung mic ko kanina. Oh, eh, dito si Janet Cecilia, oh. Oo nga po. Ay, sandali, hindi nakaayos yung mic ko. Bakit ganon? Nasa speaker. Wait, tatanggalin ko yung speaker. Tapos. Ang aga daw niya, ma'am. Ayusin ko ang aking audio. Oo, ang aga. Walang ginagawa. Audio options. Tapos, sabi ko yung speaker ko dapat dito. Ayan, okay na siya. Wow, 6 hours sa coffee shop. Buti hindi sila nagagalit sa iyo. Hello, ayan. So, hello, guys. Sino na yung mga nandito? Si Corinne, si Danny, si Beth. Hello, Beth. Ayan, si Emerson, si Rika, si Rowella. Hello, Rowella. Si Plinky. Ayan. Si Jonah Lester Nerfe. Hello, ayan. So, 2 minutes na lang, pwede na tayo mag-start. Salita ka nga ulit, ano, Cecilia, hindi kita masyadong narinig. Hello po. Ayan, okay. Malinaw, ma'am. Oo, malinaw. Hindi kita masyadong narinig kanina kasi sa iba nakakonek yung headset ko. Ayan. Magkano ang kape dyan sa, ano, sa Thailand, Janet? So every 2 hours, parang Bose Coffee, sa Bose Coffee, every 2 hours din, kailangan bumili para ma-renew ang Wi-Fi password. Ayan, nakikita nyo ba yung screen ko, guys? Pasabi naman sa chat kung yes or no. Papa, magkano yung 80 baht sa Thailand? Magkano yun sa peso? Kasi yung asawa ko yung nagpunta na ng Thailand. Ah, 122. Oh, magkano ba pera nila? 122. 1 baht to 1 peso. Eh, hindi siya automatic kino-convert ni Google. Ano ba yan? Pag dollar, mabilis. Ah, okay. 1.5. Mga ganun pala ang ano. So, mas malaki pala ang pera nila kaysa sa pera natin. Ayan, si Janet, ano rin yan? Dating OFW. Ngayon, ano na, Overseas Filipino Lakwachera. Dating OFW, ngayon OFL na. At siya na, mami, yung next na magwe-webinar ng kanyang escapades. Oo, kung anong ginawa niya sa Cambodia tsaka sa Thailand. Kasi tamad ako lumabas ang bahay. Dito lang ako sa bahay. May bayad na. May bayad na daw. May bayad na. may talent fee na. May talent fee. Ayan, oh, 9 o'clock na, so pwede na tayo mag-start. So, hello everyone. Mag-intro muna tayo. So, welcome again to our Work From Home Be Awesome webinar. Yay! Meron na ulit tayong webinar. Medyo na busy sa this past few months. Ayan. Tsaka medyo mahirap humanap minsan ng mga guests. Ganyan. Eh, nakakatamad naman kung ako lang yung mag-isa magsasalita. Kaya kung pag may maganda lang tayong pag-uusapan, saka lang tayo nag-webinar. Pero next time, siguro gawin na natin mas regular. Ayan. So, welcome everyone. 15 na tayo ngayon at may mga dumarating pa. Ayan. Yehey. So, i-introduce ko ang guest natin today, si Celia. Ano bang nickname mo, Ce? Opo, Ce. Bird kasi Cecil.
Oh, yun, si Cecilia, si Ce, yan. So, si Ce is nasa Bahrain ngayon. Yung husband niya is an OFW, di ba? Yan. Tapos nag... So, hindi ka na nag-work dahil sa baby mo, di ba? Yes, ma'am. Oo, kaya nag-try siyang mag-work from home para makatulong din sa husband niya. Ayan. So, let's welcome na si Ce. Hello! Yay! Yay! Hi everyone. Thanks, mommy. Hi po. Hi, everyone. Ako po si Cecilia. Thank you po sa time niyong lahat na umattend itong webinar. Ayan, so kukwentuhan tayo ni Cecilia about sa kanyang work from home journey. Kailan ka ba nagsimula nga sa kayong dalawa ni Janet sa akin mag-intern? Ano, mommy? Pa anong month ba 'yun, Janet? Pero last year po 'yun, around May post si Janet na one year na ganun. Ay, oh. Ay, kabisado ni Janet. August 22. Ayun. Ay, pati si Rowella kabisado. Ayun po. 1 year na kaming nagugulo sa buhay mo, mami. 1 year na pala. Ayan, sige, mag-present ka na. Ikaw gusto mo, ikaw na lang mag-screen share, no? Para madaling makontrol. Sige, mag-stop ako ng share, tapos ikaw naman yung mag-screen share. Tanapin ko muna yung aking slides. Ayun. Nakikita niyo po yung screen ko. Ah, hindi pa. Nag-share screen ka na ba? Hindi pa ata. Ay. Oo, wala pang naka-share screen. Adik lang ako. Ayan. Hindi pa yan. Umaya pa yan. Ayan, kita na namin. Has started screen share. Sandali lang po. No. Okay. Ay. Ayun. So, quick intro lang po kung sino ako. Ako po si Maria Cecilia Mercado. Ako ay married. I am a wife to an OFW. Right now po, based po kami dito sa Bahrain. Sorry po. Ayan, okay lang yan. Ninenervous din po yung slides ko. Oh my goodness, wait lang. Excited po ang slides. Dito pa na lang po siya inanabi. Ayun. So, based po kami dito sa Bahrain. And, pero previously po, before ako maging full-time parent, ay nag-work po ako sa corporate. So, just in case guys na may question po kayo, type lang po kayo dun sa chat box tapos i-answer ko po. Just kung kaya kong sagutin. Tsaka, nandiyan naman si mommy para i-guide din tayo dun sa ating mga work from home questions po. Oo, mamaya sagutin natin sila sa chat. Ayun. So, ayan nga po. Nag-work pa rin naman po ako sa corporate. Actually, I am a licensed civil engineer. And bago kami pumunta dito sa Bahrain, parang 5 years na ako dun sa previous company ko. And then dahil nagkaroon nga po kami ng chance nung baby ko na pumunta dito, kaya po I really had to choose po na maging full-time parent muna and mag-lay-low muna dun sa aking corporate job. Tapos po, sabi ni mommy, magsabi daw ng interesting facts about sa sarili. So, ayan po, I am an attachment parenting advocate. Siyempre, yung mga mommies po, feeling ko halos lahat tayo, pangarap nating maalagaan yung mga anak natin na tayo yung hands-on. Pero syempre, minsan may mga pagkakataon na syempre, kailangan nating magtrabaho dahil kailangan nating maging practical at kailangan nating masustain yung pangangailangan ng ating family. So yan, bali, yung aking pong toddler son is na po siya ngayon. Over 2 years old na po siya, pero breastfed pa din po siya. Tapos, we do cloth diapers po sa kanya, and then I tried to raise him na simpleng bata lang po, yung matipid na bata. As in, ini-instill ko po sa kanya yung paano maging frugal. Actually, yung baby ko po is kaunti lang yung toys niya. Mas gusto po namin yung maging mas imaginative. Ayun po.
Paano imagine na even nag-ano kayo? ano, mami, ang toys niya lang is yung mga normal na ano gamit sa bahay. Pero may toys naman siya na yung mga gifts, pero kami kasi ni husband, parang hindi kami bumibili ng toys para sa kanya. Hindi naman para i-deprive siya, pero ano po, parang mas gusto namin na ano siya, na maging, yun nga, imaginative. Kasi dito po sa Bahrain, ano kasi, parang hindi kami, parang limited yung ano niya na lumabas ng bahay kasi halos lahat po ng tao dito is nasa loob lang. Parang, usually, pag gabi, pwede kaming mag-park, pero on a normal basis, nasa loob lang po ng bahay kasi sobrang init. Ay, oo nga, no. Tama, sobrang init. Pero ngayon, medyo lumalamig naman ako. Mas mainit kasi sa Pilipinas. Oo, mami. Pero extremes yung weather niya. Pag yung humid season, sobrang init talaga. Pero pagka yung, ano na, yung parang may winter season din dito yung, ano siya. Walang snow, pero sobrang lamig naman. Parang umabot ng mga parang 5 degrees lang ata parang yung Saudi ganon. Ayun, magkatabi lang din naman po yung Saudi environment. Oo, yung sabi ng papa ko pagka daw umaga super init, pag gabi super lamig naman, ganon. Extreme siya. Oo. So, tapos pagka sa bahay niyo may ano kayo, may heater kayo ganon. Oh, mami, may heater. Sa shan, may heater. Napapanood ko lang sa TV yan. tapos dyan sa inyo yung mga ano, no, dapat, kasi mababa yung humidity sa inyo kasi meron kami dito sa bahay yung orasan may humidity din eh. Sa inyo pwede yung, anong tawag doon, yung mga air coolers. Oo, mami. Oo, yung swamp coolers pero, yung tawag nila. Wala kaming air cooler sa bahay. aircon na lang. Ang AC po talaga ay hindi pwedeng wala. ganun. Ayan, okay. Ayun. So, anong ginagawa ko before ako nag-work online? Ayun nga po, sabi ko kanina nag-work po ako sa corporate for 5 years and then ano po yung typical work day ko before nung nasa corporate pa ako. So, as nanay, sa gabi po, katabi ko matulog yung anak ko, pero ang aga-aga ko pong nagpe-prepare para pumasok sa trabaho. As in, 3 a.m. pa lang po, dapat gising na ako. Tapos, 3 to 4 a.m., parang magpe-prepare ako ng sarili ko, tsaka nung baby ko. Kasi magta-travel po ako from Cavite to Mandaluyong. Bali, may choice naman po ako sana ang gawin na parang weekly na lang umuwi dun sa bahay namin. Pero, since medyo first-time parent nga po, gusto kong maging hands-on dun sa baby ko. Since yung husband ko po kasi is malayo nga. Parang kung wala pa ako, medyo kawawa naman siya. Pero, ano naman po, yung baby ko is nandun sa mother ko. Yung nanay ko po yung nag-aalaga sa kanya. So, parang wala namang problema kung may iwan sa lola. Pero, yun, mas gusto ko po kasi talagang maging hands-on sa kanya. So, yun nga po, bali, magta-travel akong 4, tapos dadating ako ng office before, around 6 a.m. to 6:30 a.m. Pero ang trabaho ko po nun is 8 to 5. So, sobrang aga akong dumarating sa office. Tapos, parang hindi po ako dati makapag-overtime. Kasi nga, ang layo pa po nung uuwian ko. Tapos, oo, kaya kailangan maaga ka kasi traffic. Pagka kunyari, 8 ka na umalis ng, 6 ka na umalis ng bahay, no? No, baka alas 12 na ako dumating. Oo. Kasi po, diba, yung Cavite area po nun is ang Cavite po ay sobrang traffic. Kaya wala pang Cavitex noon nung mga panahon mo. Kailangan mauna pa kami sa bulk nung mga ibang nag-work sa Manila na taga Cavite. Ayun po. Tapos, yung sa gabi, dadating po ako sa bahay mga around 8 p.m. na. Tapos yun, paulit-ulit na cycle. Parang ilang oras ko lang din po kasama yung baby ko sa gabi. As in, parang inuuwian ko lang siya para syempre makita siya, tapos since breastfed po kasi siya sa akin. Oo, sabi ni Emerson, parang siya lang daw, Batangas to QC daily. Oh, layo din. Ay, grabe, QC. Tapos Quezon City. Nag-MRT ka, Emerson, no? Oo, can relate daw. Oo nga, grabe. Ay, opa, tapos yung MRTR sa
sa gabi na kailangan mong matuto ng ano ninja moves tsaka makipagbalyahan. Oo, kailangan magaling ka makipaglaban dati sa MRT, parang ano, no, basketball na yan. Ibablock mo yung nasa likod mo kasi uunahan ka, ganyan. Oo, yung struggle ng commuters, ayun. Parang ano po, with regards naman po dun sa dati kong trabaho, sobrang wala akong masabi dun sa company ko kasi ano po siya, family-oriented naman siya. Tapos parang pwede nga pong dalhin yung kids every Saturdays nun. Parang pwede ka magdala ng baby mo. Tapos with regards to compensation, okay naman po siya kasi yung boss po namin is generous. Nagbibigay siya ng bonuses, parang mga 3 to 4 times a year pa. Tapos, syempre may HMO naman po. Tapos, yung leaves din naman, meron din naman pong leave. Ayun. So, parang ang struggle ko lang po talaga is yung, siguro yung commute part, tsaka yung, kailangan ko kasi mag-decide na pumunta din dito sa Bahrain. Nung nagkaroon po ng opportunity yung husband ko ng work visa, parang nung 10 months old na po kasi yung baby ko, parang, nabigyan siya ng option na pwede niya kaming dalhin dito. So, kailangan akong mag-resign. Tapos, ayun po, nagpunta nga po kami dito last year. Mas masaya pa rin na ano, magkasama kayo, no? Oo po. At saka, ano po, parang yung isa po kasi sa big way ko is, nung nanganak po kasi ako, yung husband ko is wala. Parang, pero pauwi na rin po siya nung nanganak ako. Pero nauna akong nanganak bago siya makarating. So, nauna 15 days na si baby nung dumating siya. Tapos, syempre, parang sayang din po yung milestone na sana nandun siya nung moment na i-deliver si baby. Kasi wala. Tapos po nung 1 month po siya nagstay. Tapos nung paalis siya, ang sabi niya sa akin, parang, since parang typical story po ito ng OFW, parang sabi niya, tanggap niya na nakakalakihan siya ni baby na hindi siya kakilala. Parang, ayun, parang sabi niya, accepted niya na ganun yung magiging setup nila. So, ano po, bali nung nagkaroon ng opportunity ng family visa, kahit si husband dun is parang nag-aalangan siyang dalhin kami kasi nga baka siguro naisip niya, mahirap i-sustain, parang, kasi syempre, nung nag-work po ako sa Manila, yung expenses namin ni baby, covered ko na po yun. Tapos yung salary niya as OFW, parang savings na namin. Oh, parang, ayun, parang if kung practical kami, ano na, parang okay po siya. Pero yun nga, since yung hinahabol ko personally is yung relationship namin as a family, tapos ni baby sa daddy niya. So, nung nagkaroon ng opportunity po ng visa, ako talaga yung nag-push na, sige, kaya natin. Oo, game na yan. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan. So, oo nga. Po. So, yung big wise ko po, ayan. Pasensya na po kayo, puro family. Family. Ang aking po talagang reason is family. Yun nga, gusto ko kasi parang yung relationship namin, husband, gusto kong ma-establish, tapos gusto kong alagaan si baby. Siyempre, gusto ko rin maging productive kahit ako'y nag-aalaga dun sa family ko. Tsaka yun, parang isang goal ko po kasi is i-homeschool si baby. Kaya nung parang nagtatry nga po akong pag-aralan yung virtual career is siguro magkakaroon ako ng opportunity na i-homeschool siya just in case pagka na parang na nagtryan po ako dun sa journey ng working from home. Kasi nga parang, syempre, nag-work ako, tas kung i-homeschool ko siya, ako pa rin yung mag-aasikal sa kanya. Oo, tapos ituturo mo sa baby mo, ganito mag-podcast editing, Caleb, ha? Ganyan. Opo, tuturuan ko siya. Pag nakaka-intindi na. Sorry, ayan po siya. Ayan po ang aking anak. Ayan si Caleb. Siya po ang aking kryptonite. Oo. Yung challenges ko nung nag-start ako ng VA career. Yun, number one is career shift. Kasi nga po, coming from a very technical job, tapos, nung unang nasa isip ko po, pag sinabing virtual assistants, nasa isip ko parang data entry, parang typing job. As in, sorry po, yun. Oo, yun din naisip ko dati. Yun lang po kasi talaga yung knowledge ko. Parang naisip ko na, syempre from technical job, tas parang, hindi,
parang yun yung mapupunta, hindi naman sa, yun lang yung mapupuntahan ko, but yun kasi yung nasa isip ko, parang paano na. Tapos nung nalaman ko kung gaano kalaki yung industry nung virtual assistance na profession, sobrang lawak niya pala. Ayun, parang medyo nahirapan din po akong mag-shift kasi syempre engineering po kasi talaga yung aking background and yun ang aking alam. Syempre kung ano naman ang ating foundation, yun lang kaya nating i-offer. So yun, ayun po. Bali, parang nahirapan akong mag back to square one nung nagtatry po akong pumasok dun sa VA career. Tapos po, ayun, yung where and how to start. Siyempre, parang, yun, saan ka magsisimula? Paano? Tapos, bali, ang ginawa ko po kasi, bago kami pumunta dito sa Bahrain last year, kasi ako, subscriber po ako ni Brother Bo. Tapos, pareho tayo. dun sa newsletter na banggit niya po si Jomar Hilario. Tapos, di syempre, ni-research ko, sino ba si Jomar? Ganyan. Tapos, nagkaroon siya ng, yung virtual career date with freedom. Oo. Andun uli ako. Mga pupunta doon. Andun ako sa October 14. Ayun po. Bali, yun yung umaten po ako nung seminar sa Taguig nun. Yun yung parang unang exposure ko dun sa... umaten ka sa Taguig. Kailan? Anong date yan? Nandun ba ako? Yung April at... Parang nandun ka, mami. Hindi ka ba di? Anong disc mo? Kay Ninyo po ako. Kasi doon ako sa mga sa mga D kasi ako. Kaya hindi ka, wala ka doon sa akin. Tama. Doon kami sa introvert. Sa mga introvert. Oo, doon ako sa mga maiingay. Sa mga demanding letter D. Ayun po. Sa mga leaders, mami. So, yun nga po. Doon ko siya unang nalaman. Tapos, syempre, nung umaten po ako nun, although may idea na, pero nung parang dinidiscuss na kung ano yung mga gagawin, dahil bagong industry siya, parang na-info overload po. Oo, kasi ang dami, parang 21 yun eh, no? Saan ako magsisimula? Ayun, yun po yung struggle. Pero, ayun, parang unti-unti, parang baby steps nga po, natutunan din naman siya eventually. Parang kailangan mo lang siyang bigyan ng oras na matutunan. Tsaka, tawag dito, maghanap ka syempre ng mga taong tutulong sa'yo, makaintindi ng mga gusto mong matutunan. Ayun po. Tapos, ayan, yung struggle ko po is yung self-validation. Syempre, tawag dyan? Ako po kasi breadwinner ako ng family ko. Panganay po kasi ako. Although yung parents ko po is yung tatay ko po is nagwo-work nung naka-graduate po ako at nagkatrabaho. Ako na yung nag-support dun sa dalawang kapatid ko na sa pag-aaral nila tapos yung syempre yung sa bahay kasi yung tatay ko po is parang pa-retire na siya. So nung wala pa siyang mga tawag dun, yung mga nakukuha niya sa government, syempre parang tigil yung ekonomiya. Ako lang talaga yung nagsusupport dun sa family. Tapos, di nagpaksari nga po ako. Tapos, syempre, pag may sariling family ka na, mapupunta ka na dun sa sandwich generation. Yung gusto mo pa rin mag-function as excuse me na po. Gusto mo pa rin mag-function as yung daughter ka ng parents mo, as ate ng mga kapatid mo, pero may family ka na din na dapat asikasuhin, medyo parang ipit po siya talaga sa gitna. So, tapos, di nang nagpunta po ako dito sa Bahrain, di nag full-time po ako, parang iniisip ko, tama ba na nag full-time ako? Tama ba na hindi na ako nag-work? Yung self-esteem ko is really bumaba siya kasi, sanay ka sa traditional, sanay ako na nag-work, tapos biglang wala akong salary. Tapos parang aantayin ko si husband na parang siya yung sasagot lahat. Although, parang lucky naman kami kasi medyo hindi namin naranasan yung financial struggle nung nasa transition po ako. Parang, swerte din po na hindi na nakadagdag yung problemang yun. Pero, personally, parang lagi ko tinatanong sarili ko, tama ba? Ayun. Siguro po yung iba mararanasan din
yung ganung transition just in case gusto nilang mag full time pero ayun, parang given na pakiramdam naman po ata siya. Oo, gusto nila mag full time mom, ganyan. Opo. Parang kasing ewan ko lang po, feeling ko pag first time parent ka lalo na dun sa mga working moms, ano siya talaga, mahahati yung heart mo. Parang mag-work ka o dun ka sa anak. Oo, mo. Dati nung nasa call center ako, pagka kunyari team building na out of town, yung mga overnight, gusto ko kasama yung mga baby ko, di ba? O kahit babayaran mo. Oo, kasi ayoko sumama pag hindi kasama yung mga baby ko, di ba? Kasi parang kawawa naman sila, ako magbabakasyon, sila hindi kasama. Ganun. Oo, doon ako nagigilty, yun nga. Pero sabi nga nung doktor, dati noon, pagka nag-work, huwag ka magigilty, ganyan. Sabi noon, ay, ganun pala yun. Di, ano nung po siya, mami. Normal, ano yung mami feels siya. Oo. Ayun. So, yun. How did I overcome yung mga struggles? Siyempre, sasabihin ko po, number one is yung through the work from home, the awesome mentorship program. Ano po, hindi naman siya, hindi to plugging, pero I just want to give back to Mami Tasha, tsaka dun sa benefits na nagawa niya for me and for us dun sa ibang girls na kasama ko pa po dun sa internship program. Kasi we feel po na ngayon nagpe-pay off yung mga ginawa namin last year. Parang ngayon, ano siya talaga, parang we feel na medyo nag-flourish na yung mga webinars tsaka yung mga activities po namin with the help of Mami Tasha. So, thank you, Mami. Oh, and sabi rin nila Rowella at ni Janet. Si Rowella, ikaw din, maghanap ka na ng trabaho. Kailangan po talaga ng ano din, ng great support system. Siyempre yung, hindi lang po, number one siyempre yung family natin. Pero, if you're doing kasi virtual career job, ano din, ang dami mo pong mamimit dun sa journey mo na pare-pares kayo ng pinagdadaanan. So, ano po, parang pumili ka ng mga taong makakasama mo dun sa journey mo. Tapos parang, yung network ko is lawakan mo. Ayun, maging open-minded kayo, video. Open-minded ba kayo? Ayun, parang maghanap ka nung mga people na makaka-relate din dun sa mga struggles mo kasi ano siya, malaking bagay siya. Oh, mahirap kasi siyang i-explain sa ibang tao. Kunyari sa kapitbahay mo, ganun, hindi kanila maiintindihan. Apo, baka sabihin, anong work mo, nag-work online? Ay, naguhubad din online. Or ano yan? Ito si Tasha, palaging gabi nagtatrabaho, ganun, chat-chat lang, ganyan, no. Diba? Pero ano siya, kung matututunan din po nung ibang tao yung opportunity, I attest po talaga na talagang ano po siya, rewarding po siya. nakakatuwa siyang pag-aralan at matutunan. Tsaka, yun nga, kung mabibigyan tayo ng opportunity other than dun sa ating trabaho, kasi pwede naman natin din siyang gawing part-time at maging productive tayo, siguro talagang dapat natin siyang bigyan ng pansin yung mga opportunity tulad nito, yung pagiging BA po. Tapos yun, yung isa ko po is time to time self-evaluation. Parang dapat on track ka dun sa mga goals mo. Kung gusto mo talagang matutunan yung work from home, parang isulat mo siya, tapos parang pag may free time ka, magmuni-muni ka kung oy, ano na bang nagawa ko, nasang phase na ba ako, ganyan. Tapos i-acknowledge po natin yung mga small wins natin, kahit gaano pa siya kaliit. Kasi yun yung mag-fuel din sa'yo na parang magre-remind sa'yo na tama yung ginagawa mo or yung journey mo and yung activities mo is nagpe-pay off siya. Basta dapat i-acknowledge natin yung mga ginagawa natin. Kasi wala na tayo, like me, wala na ako sa corporate job, wala naman akong boss na magsasabi sa akin na, uy, tama yung ginawa mo, okay ka dyan. Parang ikaw din mismo sa sarili mo yung magpupush sa'yo para mag-progress ka dun sa journey. Ayun po. Oo, tama. Tsaka dapat mabait din yung client na kukunin mo.
Para sabihin, oy, good job on this, blah, blah, ganyan. Great job, thank you for your help. Para masaya pa rin, di ba? Opo, tsaka totoo po yung mga ganong clients na ano ka, na ma-appreciate ka. Parang, hindi po sila guni-guni lang. Oo. Meron po talaga mga ideal clients. Pero ayun po, feeling ko dapat sinusulat mo yung ano mo, yung mga traits ng ideal client mo na gusto mong ma-meet. Kung just in case nagsistart na po kayo sa VA journey nyo, gawa po kayo ng video. Kasi, ito po, personal experience. Ano po, yung profile ko sa Upwork, nilagyan ko ng video ng ideal client ko. Tapos, nung one time po, yung isang prospect ko, nakita, syempre, tinignan niya yung profile. Tapos, nakita niya yung video. Tapos, parang ano siya, parang nakakatuwa po na pinansin niya bawat points nun. Tapos, sabi niya, do you think ano ideal client mo ko? Ay, gano'n. Nakakatawa naman yung client na yan. Sabi niya, do you think ideal client mo ko? Tapos parang sinabi niya kung ano yung mga goals niya sa ano niya, dun sa mga, sa team niya, kung ano yung mga gusto niya marating ng team niya, ganyan-ganyan. Tapos, di parang sasagutin ko lang naman siya through email. Tapos nilagay niya sa huli na, parang don't worry, pwede kang maging honest, tapos huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng ano, parang $50 bonus kung sasagutin mo tong email. Parang binayaran po may talaga niya. May bayad agad. Nakakatuwa kasi ano, parang siya po yung first client ko na parang natuwa ako dahil isa po, parang totoo pala talaga yung mga ideal clients. Oo, mga ganyan. Baka mamaya sa ibang bansa naman kayo dalhin yung client. Di ba may iba nga, ano, ini-invite sila ng client nila sa, ano, sa US, ganun, masaya. We will claim that, ma'am. Mamimit din natin yung mga ganyan. Pero yung, sabi nung client kong isa, kung gusto raw ba naming bonus yung pupunta kami sa US, eh, puro mga mami kami doon na magkakasama. So nag-usap-usap kami. Wag, ayoko magpunta ng US, ganyan-ganyan. Sabihin mo sa Palawan na lang. local na siya magpunta dito, gano'n. Para mag-ano siya, mag-vacation siya. Oo. Yung client ko, medyo family-oriented din kasi nakita ko yung kalendaryo niya. 4 p.m. to 9 p.m. ano, time with girls niya yun. Family. Oo, family time. Kasi yung anak niya, girls. Tapos yung asawa niyang girl. Malamang girl yung sabi niya. Oo, kasi lalaki siya. Pero nakakatuwa, mami. Ano siya talaga? Mami, may mga yung ideal client mo ay nag-exist po siya talaga. Di ba po, alam niyo po, mami, yung pag gumawa ka ng dream board, yung lahat ng dreams mo, kailangan mo siyang isulat. Or kailangan mo siyang i-post. Yung kailangan maging visual po siya. Parang, I feel po na yung mga goals natin, dapat talaga siyang, dapat natin siyang nakita. Kasi ano siya, nangyayari. Parang, yun yung parang pinaka-guiding light natin sa lahat ng endeavors. Oo, tama. Kasi dati ako nung nag-start ako na as VA, sinulat ko yun dati. Ang gusto kong rate is $8 per hour. Ganyan. Tapos nung nakakuha na ako ng client na $8 per hour, sinulat ko naman, $15 naman per hour. Tapos after nun, sinulat ko naman $25 per hour. So, magsusulat ako ng bago kasi nakuha ko na yung 25. Yay. Oo, ganun. Kaya dapat sinusulat nyo yan para maging brief. Para magkatotoo siya. Opo. Totoo nga. Totoo po talaga. Tapos yun, pray to God po pagka nahihirapan na kayo dun sa journey nyo ng virtual career. Kasi may time po talaga na you will feel low, lalo na kung nagtatry kang mag-apply tapos wala kang makuha. Yung parang prepared ka naman. Halimbawa, maganda naman yung profile mo, tapos may website ka, tsaka portfolio na maipapakita, pero hindi mo pa ma-meet yung client mo na yun. So, ano lang po, mag-pray lang tayo sa for divine intervention ni God. Kasi po, ma-share ko lang. Kasi po, nagbalik loob VA journey. Oo. I-share mo nga sa kanila yung nawala ka. Ayun, around parang February po yata ako bumalik or January. Parang nung October to January ata yun, parang naglaylo po ako dun sa mga activities. Tapos, pero nanonood pa rin naman ako nung mga videos. Pero wala akong do part. Parang hindi ako nag-ayos ng profile. Hindi ako nag-a-apply. Parang tingin-tingin lang. Kasi po, parang may point na feeling ko, hindi siya para sa akin. Parang naisip ko na baka naman hindi talaga para sa akin yung pag-work online. Kasi bakit wala akong makuhang trabaho? Nagtatry naman ako mag-apply. Ginagawa ko naman lahat ng mga
nakita ko, ay, nung mga natutunan kong hacks, pero di pa rin ako makakuha nung client. So, ano po siya, ah, syempre, nagpe-pray ako, pray God, kasi parang lowest point ko na rin siya, kasi sabi ko, mag-isang taon na akong full-time mom, tapos walang ekonomiya. Wala akong ma-i-contribute sa family. Although, hindi naman po, in fairness kay husband, never naman po niyang pinafeel na finances yung sukatan naming dalawa. Parang sinabi niya nga sa akin na, buti nga ikaw kaya mong mag-full-time, tsaka ikaw kaya mong mag-give way dun sa setup natin. Kasi kung ako, baka kung siya daw, hindi niya kakayanin. Eh, ayun, siguro, ewan ko kung etos niya lang yun. Pero, drama ayun, isang, niya yun. isang malaking bagay din na, ano siya, na yung support na po is okay. Tapos, yun nga po, yung pray to God, hindi yun nga po, lowest point ko na yun nung last year. Tapos, parang nagkaroon po kasi dito sa Bahrain, member po kami ng Couples for Christ. Tapos, ano siya, merong isang event ng women's conference. Yung usual na mga nagsasalita po doon is yung mga mommies, tsaka yung mga OFW moms na yung mga anak at pamilya nila nasa Pilipinas, tapos sila yung nandito. Tapos po, typical story is, ano, syempre, parang financially, kaya na lang supportan yung family nila. Pero yung relationship nila with their kids, tsaka dun sa mga asawa nila, yun yung parang nagsasuffer. So, ano po yung relasyon nun sa BA journey? So, syempre, nagtanong po, parang nagpe-pray ako kay God na, Lord, ito ba talagang gusto mo? Mag-full-time ba ako? Bibigyan mo ba ako ng reason para ituloy ko yung pag-full-time ko at the same time, maging productive ako? Tapos parang ang feeling kong ginawang message sa akin ni God is, parang sinasabi niya na, oh, tama na mag-full-time ka kasi tingnan mo nga yung ibang parang members ng community natin. Struggle nila yung relationship nila with their own families. Pero ikaw, nandiyan ka na, kasama mo yung family mo. And then, nagagawa mo naman yung function mo as mom. Tapos, yun lang, yun nga, ang problema mo is financially lang. Parang, parang maliit na problema lang naman yan. Kasi sila nga, relationship with their own family yung struggle nila. So, yun, parang medyo na-enlighten po ako nun. Tapos, medyo mas sinipag ako kasi parang isip ko, uy, gusto nga ni Lord na gawin ko to. Parang tamang, nasa tamang path ako. Parang yun po talaga yung interpretation ko dun sa message ni Lord sa akin. So, ayun po. So, tinry ko po ulit na bumalik. Tapos parang, yun nga, di ba mami, nag-message ako na kung pwede pa akong mag-access dun sa courses natin, ganyan-ganyan. Tapos, nagsabi din ako kay na Rowella na parang, ano po, na gusto, na magbabalik loob, VA journey na ako. Kasi parang, from there, mami, parang unti-unti, parang naka-back on track ako. Tapos, parang nagkaroon na ako ng client. Tapos, ayun. Ito na lang po muna. So, ano po ba yung ginagawa ko currently online? So, ito po yung mga skills na na-develop ko dun sa 1 year na pag-try ko pong pumasok sa VA industry. So, general growth VA, yun po yung tinatawag kong chop suey skills. Kasi parang kahit anong pagawa ni client, basta kaya mo, edi okay, may bayan. So parang tutulong, mag-assist ka lang dun sa ano nila, sa task nila dun sa businesses nila na ang mga usual na ginagawa ko po dyan is parang video ads, parang may konting social media, tapos may konting CRM. Tapos po yung online course curator naman po. Currently yan, si premium client ko po, yan yung pinapagawa niya. Yung ano niya, yung mga materials niya for her online course, ako yung gumagawa. So, ano naman po siya, available naman yung mga materials, yung, like, parang kasing kinukuha ko siya dun sa podcast niya, tapos gagawan ko siya ng slide presentation, ng videos, ganyan. Tapos, masaya yan. Ito pong malaking bilog. Yan po yung nagbigay sa akin ng break. Si Mami Tasha din po ang nagbigay ng ano yan, ng tips na ano, pwede nating start na skill is yung podcast editing. Kasi, ano siya, medyo madali, hindi ba madaling gawin, mami? Pero, di ba, ano, kung mas, natutunan. Parang ano, parang pagsanay ka na, ang bilis mo na lang siyang gawin, di ba? Tsaka,
Tsaka ano siya, enjoy siyang gawin. Lalo kasi na nakikinig ka na din. Opo. Kasi kung, lalo na kung yung industries na mapapagtrabahuhan mo is interest mo. Win-win situation sa'yo kasi, ano, siya pa interest mo, di gusto mong matutunan. Tapos habang tinatrabaho mo siya, napapakinggan mo yung mga gusto mong marinig. Parang hindi mo mapapansin, tapos mo na yung trabaho, natuto ka na, tapos pabayaran ka pa. So, oo, ayun po. Kaya masaya. Tapos yung, ayun, tapos with podcast editing, yung show notes writing or yung notes writer po. Bali, ano ka, ikaw yung gagawa ng blog post nila or yung ano nga po, yung show notes ng podcast na in-edit mo or pinakinggan mo. Actually, ano din po, yan, thankful po ako dun sa dalawang yan kasi ano, si yung skills na yun yung nagpa-meet sa akin sa aking ideal client na ano po, dalawa, tapos ngayon magtatatlo naman. So, mga podcaster ito, mga clients mo. Ay, ano, mami, hindi sila, podcaster sila, pero hindi yun yung main business nila. Yun pala, share ko na din. Kasi po, ako, personally, ang interest ko po kasi is about stock market, at saka investments, tapos, ayun, yung isang premium client ko po, stock market coach po siya sa US, tapos, yun, nakakatuwa lang kasi yung ano siya. Siyempre, interest ko nga po yung napasukan kong client is interest ko yung ginagawa niya. So, kahit medyo technical na yung ibang bagay na pinapagawa niya sa akin, parang yung interest kong matutunan is nandoon kasi gusto ko siya eh. Ayun po. Tsaka ano siya, yung medyo, si client na yun po, nagsimula siya from humble beginnings. As in parang, ano po siya, parang hindi siya nakapag-college. Tapos sabi niya mahirap lang sila. Tapos parang may interviewin natin si client mo. sige po. Ayan. Tapos parang from, sabi niya nga po nung one time, from, as in masasabi niya daw po na sobrang hirap nila dati. Pero dahil natutunan niya po yung stock trading, yun po yung nagbigay sa kanya ng opportunity na from mahirap is ngayon daw po nasa elite level na siya. As in, so para siyang show me the money, stock trading. So, di ba si show me the money, mahirap. Ano nga ba title ng movie na yon? Sinong may alam yung show me the money? Sinong artista nga yun? Si Tom Cruise. Show me the money. Yun eh, sa stock market. Ayun. Tapos parang ang nakakatuwa kasi, mami, may ano siya, yung goal niya is hindi para mas yumaman pa. Siyempre, gusto niya yumaman, pero gusto niya mag-give back kasi dun sa industry ng stock market and then matulungan yung mga tao na i-break yung chain of ignorance at saka financial struggle sa mga family. So, parang nakakatawa na nagtatrabaho ka for someone na may purpose yung ginagawa. Parang pwede ka na sa amin magsalita, Cecilia, sa ano, sa IMG, 'di ba, Rowella? Magano ka? Project kaya next ano, ngayong pag-uwi namin sa December, mag-IMG ka para, masaya eh, kasi para meron ka ring ano, insurance at health benefits, yes, no? Tsaka ano din po kasi yung mga ibang families po na nandito sa Bahrain. Ano yun, nakikita ko nga po yung typical OFW story na ayun, supportado nila yung family nila sa Pilipinas. So, pero sila struggle pa rin sila dito na parang, di ba, mami, nagkaroon ng parang oil crisis sa... Sa Saudi. Ayun, sa Saudi. Eh, affected din naman po yung ibang countries, ibang katabing countries ng Middle East. So, merong mga trabaho po dito kasi na 5 months hindi nagpapasahod. Parang... Ay, ganun? Grabe naman. Mami, crisis siya talaga. Ayan, parang typical story kasi na yun, parang 20 years na sila nandito, tapos wala silang ipon. Parang yun, naisip ko din nga pong mag-IMG para pagbalik namin dito, yung mga families na makikilala namin, pwede kong kwentuhan kasi, kasi marami silang ano, yung sa IMG, napunta ako sa ano kasi, sa pang OFW community nila. Kasi nga, yung IMG ng OFW, mga ganito din, sila webinar, ganyan. Eh, yung IMG na nakita ko dati pa, ano, physical, kailangan ko magpunta sa office nila. Eh, di ba, alam mo nga ako, hindi ayoko lumabas ng bahay. Kaya sabi ko, dito ako sa webinar. Oh. Tapos, sign up na agad, pwede pala online eh, ganun. Yeah, masaya siya. Nakakatawa po kasi magkaroon ng opportunity na buod dun sa work, meron kang purpose. Oo. Para tayong philanthropist. Oo nga eh.
Kaya nga yung si Heart Disease products, silagyan ko rin ng ganon, yung for baby misel. Sabi ko, oh, para naman magkaroon ng ano, ng use itong website ko, hindi yung benta-benta lang, ganyan. Parang may, diba? May puso na trabaho naman. Oo, tama, kasi nga heart. Yes. Ayun. Next, oh, may question ba kayo kaya, no, ay, kay Cecilia about sa podcast, ano, or online course curator? Tinutulungan mo yung client mo yung sa paggawa nung back-end nung online courses nila? Yes, mami. Anong gamit ano nyo, Thinkify, ganyan? Ano po, yung teachable yung dalawa. Ah, teachable. Tapos, mayaman. Mahal kaya yun. Ano ba yung mami? Oo, tingnan mo yung pricing. Oo. Mangingi ka ng komisyon, sabihin mo, kunyari 15%, 10%, ganyan. Sige, mami, pag ano, medyo kumapal na yung mukha ko pa ng konti. Oo. Kasi ano, mami, parang ang ginagawa ko kasi ngayon, in-establish ko yung relationship ko sa kanila talaga. As in, parang ano, parang I'm a friend bukod sa dun sa ano nila, bukod sa parang contractor nila ako. Gusto, parang yung relationship nga na gusto na friend din nila ako kasi nakakatuwa din, mami, na yun nga yung clients ko kasi na dalawa, medyo high end ng konti sila eh. Parang medyo elite ng konti, pero yung pag nakausap mo sa sila, makikita normal mo na tao pala to, yes, diba? Yes, mami, no, parang ganyan, despite no. ng laki ng businesses nila, is tao pa rin sila na may kwento about family. Oo, na tapos kunyari pag may nakalimutan, ay sorry, nakalimutan ko yung ganyan, ganun, di ba? Pwede mong ano-anin, oy, asan na yung ganyan, yung ganito. Nakakatawa lang na ano yung na yun po, kailangan mo rin po pala talaga mag-build ng relationship. Pero hindi lang naman syempre sa online ng trabaho, kahit saan naman. Pero ayun, ako kasi personally, mami, nung nasa corporate pa ako, parang hindi ako masyadong collaborative. Although, syempre, kailangan yun sa trabaho. Pero yung, ano kaya, susunod ako dun sa gusto ng boss ko. Parang ganun. Hindi ako yung parang, uy, ganito yung gawin po natin. Although, dapat ganun ako kasi engineer po ako. Pero yun, dati kasi parang makikinig lang ako. Tapos, kung may comments ako dun sa work, parang I keep it to myself o kaya medyo sasabihin mo, pero hindi palagi. Mm-hmm. Ayun po. Ayun. So, ito na. Where did I get my first online job? Upwork po. Actually, hanggang ngayon nasa Upwork pa rin naman po ako. Alam ko po madaming nagsustruggle na makagawa ng profile sa Upwork. Tsaka kasi minsan nasususpend. Pero personally, medyo thankful po ako kay Upwork kasi ano siya, parang siya po yung platform na nagbigay sa akin ng chance na ma-meet nga po yung aking premium clients. Although, nagtatry na rin naman ako, mami. Meron din naman akong outside Upwork. Meron akong direct clients. Parang dalawa sila. Pero yun nga, yung ano ngayon, yung nagbibigay sa akin ng opportunity is Upwork. Oo, tsaka madali kasing kumuha ng work sa kanila, di ba? Apo. Tapos, mami, nakakatuwa pa. Kasi, di ba, nagbalik loob, VA journey lang ako. Last year, parang 1 week pa lang nababalik yung connect ko. Ubus ko na siya agad. Kaka-apply ng kaka-apply. Pero nung recently, parang last month nga po, dalawa lang yung nabawas ko. Parang sayang sana, pero hindi ko pa po kasi kayang magdagdag ulit. Kasi in-establish ko na yung relationship ko dun sa aking client. Mm-hmm. Ay, baka po may tanong yung iba. Just, oo, pag ano may tanong po, kayo, lagay na lang sa chat. Oh, makikita naman natin. Ay, sabi niya, what source site do you usually get your content for online course? Ay, sa ano yan? Sa mga podcast ng client mo, di ba? Yung for their ano online course. Yes. Opo. Ano din siya? Material na nila. Usually naman si client, ano, available naman na sa kanila yung material. Ano na lang. Parang tatanong mo lang kung nasaan. Tapos, kapag may gusto kong idagdag, edi, ano, sabihin mo lang. Parang lagi ka lang maging open sa kanila for collaboration. Tapos, minsan naman kapag wala talaga, bibigyan ka, halimbawa, wala talagang material from their end, syempre, bibigyan ka rin naman nila ng time na mag-research. Like, oo. O kaya sabihin mo, gumawa ka nga ng ganyan. Tapos, i-edit na lang. Oo, i-edit ko na lang. Back and forth edit. Oo. Ay. Ayun. Ano daw yung sitwasyon ko ngayon nag-work on
Nag-work na ako online. Ayun po, awesome. Ano po, nakakatuwa awesome. Siya. Yay! Masaya na agad ako. Awesome. Ayun po, nakakatuwa. As in, actually, to share to everybody, ano po, mahihain ako. Hindi mo ako mapapagsalita ng ganito. Even sa personal with peers, usually listener lang po talaga ako. Pero dahil parang naisip ko din po na it's siguro it's a way din ni God na gamitin ako to share kung ano yung experiences ko para kung sakali maka-inspire po ng ibang tao. Kaya nag-volunteer ako kay Mami na hindi pa ako pinilit ni Maming maging guest. Nag-volunteer po ako sa kanya. Parang tinanong ko siya, Mami Tasha, kailan ka ulit mag-webinar? Kasi mag-volunteer na ako. Ayun po. Yan. Kasi talagang gusto din pong mag-give back dun sa work from home, be awesome community, tsaka kay Mami Tasha, tsaka yun nga, kung syempre, kung may mas madaming tao pa tayong matutulungan na mabigyan ng ganitong opportunity, kahit pa sabing hindi mag full-time or kahit part-time lang po, ano siya yun, makakadagdag at makakadagdag pa rin naman sa ating mga ekonomiya. Oo, kasi, malaki yung dagdag niya sa ekonomiya. Yes. Tapos, yun nga, siguro ang isa lang pong reminder, just in case magkaroon na tayo ng opportunity, kailangan natin maging good steward ng mga blessings na binibigay sa atin ni Lord. Kasi, ano siya yun, kung magaling po tayo mag-handle ng finances natin at saka yung mga blessings, mas doble po yung balik na in return. Basta wag lang po nating sasayangin yung opportunity. So, ayun po. Mm-mm. May next pa ba ako dito? Ayun, 22 tips. Slides kaya yan, no? Tips ko po. Yun, hold on to your big why. Kasi kung... wait lang po, mami. Inom lang po water. Sige. Ngayon po, bali, hold on to your big whys. Siyempre, kung ano ba yung laman ng puso natin kung bakit tayo mag-work from home or bakit tayo hahanap ng work hassle. Like, ito nga, yung kung kahit meron na tayong regular job, tapos gusto pa natin ng another form of income, palagi pa rin natin isipin kung bakit ba natin gagawin. Siyempre, para ba sa family, para ba dun sa goals natin sa future, or kung may pinaghahandaan ba tayong big event sa buhay natin. Like, halimbawa, kasal, or bawa may nagkasakit, hindi naman pinagahan. Pero syempre, kailangan nga natin paghandaan pala yung emergency fund for the family. So, yun. Kailangan natin palaging kumapit dun sa rason po natin. Ayun, may activity po pala kung naisip. Just for everyone na gusto pong mag-start. Ngayon, mamaya or bukas. Oo, now na. Ayun na. Or ngayon na. Ano po tayo? Pinagawa din to ni Mami Tasha sa amin dati. Isulat nyo po yung 100 reasons or kung gusto nyo po 200 reasons pa kung bakit gusto nyo mag-work as virtual assistant. Tapos po, piliin nyo yung top 3 na pinakamatinding reason nyo kung bakit gusto nyo siyang gawin. I-post nyo po dun sa kwarto nyo, sa wall ng kwarto nyo, or dun sa dream board nyo, halimbawa, na lagi nyo siyang makikita para, ano siya, parang magbibigay inspiration sa inyo na i-try siyang aralin, na i-explore yung industry po nung pagiging virtual assistant. Ayun po, ano siya, magiging constant reminder po sa bawat isa sa atin kung bakit ba natin ginagawa yung mga bagay-bagay. Parang yun nga, para kanino ka ba gumigising? Oo, para kanino ka ba gumigising? Ayun po, isulat lang po nila at lagi po, para lagi po nilang makita. Ayun, so ito po yung nagbigay sa akin ng malaking break. Ayun nga, yung take advantage of your passion. Siyempre, kung meron po kayong mga industries na gustong matutunan, yun po yung applyan nyo. Tsaka kung ano yung alam nyo na alam, yung parang, for starters po, kung ano yung skill na alam mong kaya mong i-offer sa client mo, dun ka po mag-focus. Kasi, ano siya eh, parang magbabranch out na lang yung trabaho mo to other industries as you go along the way. Pero, syempre, kung ano yung foundation mo, dun ka na muna mag-focus. Kasi, ano, yun yung magbibigay sa'yo ng opportunity na ma-meet mo yung iba pang client. So, ayun pala, ikukwento ko lang po. So, ayun nga, di ba, mami, kanina nakwento ko na stock market yung aking parang interest. Tapos, yun yung nagbigay sa akin ng opportunity.
na ma-meet sa ideal client. Tapos parang sumunod po dun kasi parang ano, may nag-post po ulit na, pero podcast din po pala yung nagbigay sa akin. No? Podcast din pala yung avenue niya. Oo. Ano, yun, napunta ko sa marketing side. Ayun, marketing, ano siya, parang celebrity marketing sa Hollywood. Ganun siya kalaki. Wow. Mami, parang hindi ko siya in-expect na, na gagawa ko ng work for someone na nasa marketing. Tapos, celebrity, yung parang celebrity, Hollywood celebrities pa yung industry mm-hmm. na niya. Parang ang ano po siya eh, tumutulong po siya dun sa marketing po ng mga like Taylor Swift, Ellen DeGeneres. Wow! Ano ginagawa nila marketing? Ano po siya? Ano din, mami, mga social media campaigns, ganyan. Okay. Tapos yung mismong events, sila yung nag-o-organize. Wow, tapos, saya! Tapos yung client ko po na yun, although pinapagawa niya po sa akin yun, is online course niya pa din. Pero marketing, yung content is about marketing. So, ang nakakatuwa, mami, di ba ngayon kasi, ano parang, pinag-aaralan pa rin natin yung online marketing, ano yung mga atake, ganyan. Mm-mm. Eh, ang ginagawa ko nga po is yung online course. So, para kasing dati, sobrang nawiwindang ako pag sinabing marketing kasi wala po akong background about marketing. Ako din eh. Alam. Kasi hindi ko siya naiintindihan. Parang ayun, dahil nga nagkaroon ako ng opportunity ganun. Parang unti-unting, ganun pala. Tapos partida pa, online course yung ginagawa ko. So, ano siya, bits and pieces siya. Parang, tapos baby steps yung atake. Parang, uy, ayos to ha. Parang, syempre, nababayaran na ako para gawin yung material niya. Natututo pa ako dun sa ginagawa ko. So, nakakatuwa lang din, mami. Pero, ayun pala, di ba mami engineering yung background ko? Oo. May isa akong client na engineering, ano siya, environmental engineering yung market niya. So, nakatawa pa rin kasi kahit hindi siya yung pinakamalaking trabaho ko ngayon, pero at least nandyan pa rin siya. Hindi, yung engineering side is meron pa rin. Tsaka nakakaintindihan kayo, gano'n. Ngayon po. Tapos parang nakatawa si client na yun kasi ano siya, yung tawag dyan, pagka meron siya naisip na trabaho, kahit hindi part ng scope nung contract namin, di babanggitin niya. Tapos sasabihin ko sa kanya, pwede ka gumawa ng isa pang contract kasi ano, ginagawa ko yung portfolio, parang inaayos ko yung portfolio ko para, tapos ganito yung ilagay mong description, tapos paig naman siya. Tapos yun, para malalagay dun sa work history. Tapos, ayun, ito po, isang malaking ano to, tips siya. Galing siya kay Mami Tasha tsaka kay Kinajan Pagulayan kung kilala nyo si Master JTL. Oo. Ayan, yung kailangan nating i-personalize yung mga proposals natin. Parang halimbawa po, nakakita kayo ng online work. Sa Upwork, tapos sasubmit kayo ng proposal. Ano siya, wag nyo siyang gawing generic yung mga proposals nyo na parang try nyo din siyang aralin kung ano ba yung business ni client. Tapos parang, kung kaya nyo siyang i-relate, kung kaya nyo siyang chikahin through dun sa proposal nyo, gawin nyo. Like, kasi ako, yun po, yung sample ko is yung si Stock Market Coach. Bali, di nakita ko nga po yung industry niya is about stock market. Nung gumawa ko ng proposal sa kanya, ano, parang sinabi kong, hi, parang stock market coach ka pala. Ako kasi nag-invest din ako sa stock market. Tapos yung portfolio ko sa stocks, ganito yung naging gain niya for this year. Ganyan, wow, ay ganon. Kasi, pero ano yung mami, hindi ko pa alam itong kailangan i-personalize yung proposal. Oo, ano lang, very parang good. Nagkwenta lang ako dun sa kanya. Tapos siguro may nakita siyang, mukhang nagbasa to dun sa background ko. Oo. Di, in-onboard niya ako dun for interview. Tapos, siya yung first video interview ko, mami. Tapos, kabang-kaba pa talaga ako. Kasi, dati pag mag-video interview, magpupulbo pa ako, maglilipstick pa ako, ganyan. Tapos, yung parang, ano, ayun, mami, nag-ganon din ako. Tapos, parang, dito man sa bahay, nag-shoes pa ako, tapos nag-pants pa ako. Parang, kasi baka biglahan tumayo, no? Tapos, parang, ano pa, parang yung itsura, parang nag-a-apply ka talaga. Tapos, parang, sobrang, hindi ako impromptu para akong robot. Ayun. Pero yun, nakakatuwa naman kasi since stock market coach nga siya, para siyang teacher, parang naiintindihan niya kung bakit ganito. Parang, sinabi ko kasi sa kanya nung interview na, sorry kasi ano, parang first time kong mag-video call, hindi ako sanay kasi sanay ako, parang through emails lang, ganyan. Or chat. Sabi niya parang,
Opo, parang sinabi niya, walang, parang no worries, parang gusto ko lang talagang makila, parang gusto kong makita, or parang gusto niya ng personal, parang ang tayo, personal interaction ba yun? Basta parang gusto niyang magkaroon ng rapport, ma-check yung rapport nung mga nag-a-apply sa kanya. So, yun, na-interview niya na ako. Tapos yung una pa, hindi ko naman alam yung kapagawa niya kasi parang video ads yun. Eh, ang, although may Filmora na ako nun, mami, pero yung sample na ginawa niya kasi na gusto niyang project, parang hindi ko pa alam kung paano gagawin. Mm-hmm. Eh di parang ayun, nagchika-chika lang kami. Tapos naging honest ako na parang ganito lang yung software na gamit ko, parang okay lang ba sa'yo. Tapos parang sabi niya, okay lang naman. Kaso, sabi niya, after the interview, magbabakasyon daw siya, tatawagan niya na lang ulit ako or ikokontakt. Eh di ba sa traditional setup, mami, pag sinabing tatawagan ka na lang, ano yun, parang malamang sa'yo hindi ka tanggap. Oo, parang hindi naman ako tanggap nito, tatawagan. I will call you, don't call us, ganun. Parang yun nga, since kasi siya yung first interview ko online, parang hindi ako siguro ako tanggap. Kasi kung tanggap ko, parang sasabihin niya, mag-start na ako agad. So yun, parang nag-vacation nga siya. Tapos, ano pa, din nag-follow up ako sa kanya, pero nag-delay ako ng 2 days ng follow up. Kasi nung mga unang apply ko, mami, feeling ko stalker ako. pagka may nag-interview sa akin, parang bukas pa-follow up ko. Sa isang araw pa-follow up ko naman. Parang medyo naisip ko, parang ang creepy ko pala. Baka nakukulitan yung ibang clients sa pag-follow up ko. Yun nga, parang di ba, mami, kailangan din may scarcity ka. Oo. Parang kailangan na sabihin, sa naisip ni client, ay, ano to, baka hindi siya available. Yung parang dapat medyo maisip ka din ni client. Oo, kailangan scarce ka. Kasi pinag-aagawan ng mga rare. Ayan, mami, so yun. Yun, luckily naman, binalikan niya ako. Siguro naisip niya din na medyo eager naman ako dun sa trabaho. So yun, para magto 2 months na kaming na ako nag-work sa kanya. Tapos ayun, nakakatuwa lang kasi isa siya dun sa yung $1,500 na client ko. Pero ano siya, mami, hindi ako upfront fee dito. Ano pa rin, hourly, pero ayun, ang nakakatuwa lang is yung trabaho is tuloy-tuloy. Oo, masaya. Tapos ayun nga. So, ayun, considered ko din siya as premium client kasi bukod dun sa financial na nabibigay niya sa akin, ang dami niyang naituturo. Tsaka yun, medyo, ano nga siya, dahil coach siya, yung atake niya is parang hindi ka mabibigla dun sa mga papagawa niya sa'yo. Every Monday, nag-meeting kami, tapos paid din yung meetings na. Oo, tapos magkikwentuhan lang, no? Ganyan din yung sa isang client, eh. Every Monday, may meeting, tapos kwentuhan lang yung meeting. Pero may bayan. 1 hour. Oo, 1 hour. So, sigurado ako may 1 hour ako dito, ganyan. Parang, chika with bayad. Oo, chika with bayad, yes. Ayun, eto na ang aking awesome advice. Ayan, find a mentor. Kailangan nyo talaga ng someone na mag-guide sa inyo. Tsaka, ayun, syempre, enroll kayo kay Mami Tasha. Ito, hindi talaga to, hindi to marketing side or something. Pero, I personally vouch kasi dun sa experience. Kahit sa anumang ventures ko, like, nabawa, kasi yun nga, mahilig ako sa investments. Tapos, hindi naman ako salesy na person, pero pag nag-post ako sa Facebook, yung madami din po kasing nagtatanong, paano yan, paano yung ganito. Nakakapagkwento ako sa kanila, tapos nai-interesaduhan sila. Kasi, ang sinishare ko is personal experience. Ayun, parang nabasa ko yun eh. Parang kung hindi ka salesperson, ang ibenta mo experience. Oo. Kung hindi ka ma-sales talk. So, yun, promise, guys. I-check out nyo yung mentorship program ni Mami Tasha. Tsaka yun, magpa-mentor kayo kay Mami Tasha. Wala, hindi nagre-reklamo si Mami kapag minsan, halimbawa, may personal work ka na tapos di mo alam kung paano gawin. Tanong niya lang sa kanya. I-guide kayo ni Mami. Diba, oo, basta itanong niya lang din sa group natin. Maraming sasagot pag marunong na sila. So, pag magaling na kayo, pwede niyo na rin sagutin yung questions ng iba, o diba? Meron na tayong community ng mga VAs. Opo. Yeah, masaya. Ayun. Tapos, mami, ito pala, ililive ko sa inyo itong, yung quotation na to. If not you, then who? If not now, then when? Medyo feeling ko powerful itong quotation na to kasi, like everyone, ilan po ba tayo ngayon, mami, sa webinar? Mga 30.
So 30, ibig sabihin 30 tao yung naging 31 or 30 na tao yung nagkaroon ng interest dito sa opportunity na to. Nandito kayo may dahil may purpose yan, dahil gusto nyo na kayo yung makapagbigay ng opportunity sa sarili nyo tsaka sa family nyo na magkaroon ng financial freedom. Tsaka syempre dahil lahat naman tayo, feel ko eventually mapapagod din dun sa back and forth commute from traditional jobs. Why not, 'di ba, makapag-establish tayo ng iba ng isa pang stream na mag-lighten up ng ating mga financial burden. So, yun. If not you then who? If not now then when? Ibig sabihin, san yan? Kailangan natin mag John Lewis. Hanapin niyo na lang. Oo. Ano siya? Actually, ano yun, mami, quotation niya nung client ko. Eh. Oh. Narinig ko sa, hindi, ano, hindi si John Lewis yung client ko. Ano siya, si, parang sinabi din sa kanya nung mentor niya. Mm. Kasi nga, ay, yung si stock market coach, yun nga, di ba, po, ang purpose niya is ano, parang tulungan yung mga mahihirap na family na magkaroon ng ibang opportunity para ma-break yung financial struggles nila. Sabi niya, naging stock market coach siya dahil siya yung parang destined na mag-reach out dun sa mga ganong people. Kasi di ba yung iba, kasing nag-offer na stock market coaches, mahal yung mga courses nila. Oo, mahal yung seminar nila. Oo, mahal yung pati seminar sa Pilipinas nila. Din. Mm-hmm. Kaya hindi mahal. Parang siya kasi yung ang purpose niya is i-reach yung masses, yung mga masa, yung target niya. So, nakakatuwa din na ano, na parang minsan maisip mo, ayaw nga, siguro ganito yung purpose ko. Kaya ako nandito kasi si Lord na yung gumawa ng way para dalhin ako sa ganitong, like, yung mga umattend ngayon dito. Siguro yan, parang, isipin nyo rin, siguro opportunity din ni Lord na dinigay ni Lord sa inyo na, yun, magkaroon kayo ng idea about virtual assistance. Ayun po. Finish. Yan. Yay. So thank you so much, Cecilia. Oo, may questions ba kayo for Cecilia? Hindi ako sanay sa se, eh. Cecilia. Apa, for Cecilia. Habang naandito pa siya. May 30 pang nagsagang makinig. Oo nga. Any questions for Cecilia? Ay, kanina may nakita kong question pala. Sabi ni, ano daw yung ginagamit mo for presentation? PowerPoint, yung pag gumagawa ka ng presentation para sa client mo? Ano, mami? Canva. Ah, Canva. Hindi mo pina-PowerPoint. Hindi, ano siya, mami? Bali, nasa Canva siya, tapos i-export ko siya sa Filmora kasi doon ko siya, ginagawa ko siyang video. Ah, tapos lalagay yung, na lang yung, apo, yung voice-over, yung, ganun. Oo po. Oo, mami. Ganun. Oh, ganun nga. Ganun. And yung nung bumili akong Filmora, ano, bawi ko na siya, mami. Oo, di ba? Sabi ko ano sa inyo, mababawi nyo rin agad. For this presentation daw, yung presentation mo ngayon, PowerPoint? Ay, hindi po. Canva slide ba rin siya? Ah, Canva. Talagang makakanva ka na ngayon, ha? kasi oo. Ano, mami, yung mga images, madali siyang ilagay. Ay, oo nga, tama. Madali ngang ilagay yung images pagka kay Canva. Oo, love Canva. Sabi ni Lester, question po. Ano yung question mo, Lester? Hi po. Oo, masaya din naman ang ano, masaya din naman ang Canva. Ayun pa pala, mami, kasi ano, naisip pala ako. Dun sa mga gustong mag-start, I suggest po na i-try nyo munang aralin yung mga free courses. Then, bago kayo mag-enroll, halimbawa for any course. Kasi, minsan kasi may ano tayo, mami, may parang, may ugali tayo na parang pag may nakita tayo na, uy, sabi ng ganito, kikita agad ako ng ganitong amount pag nag-enroll ako. Actually, oh, pwede, pero kailangan pa rin natin i-build yung foundation natin. Basic foundations natin. Kasi, minsan, ano po, yung parang minsan sayang na yung pera, nag-enroll ka ng medyo mahal, tapos di mo naman siya tinutukan. So, kung ano muna siguro yung din yung resources natin, i-take advantage natin. Tapos, kung feeling natin, ay, kailangan ko na mag-level up, doon tayo mag-enroll. Pero, syempre, ano din, case-to-case basis siguro. Oo, pero yun, tama. Based sa experience ko, mami, ganun. Actually, kasi dati, parang nauubos na yung, ano ko, yung
yung emergency fund ko nung bagong full-time pa lang ako kasi bumili ako ng courses. Tapos di ko naman din siya masyadong nagamit. No? Oo, sayang. Kasi medyo kasi din nun mami parang isip, uy, bakit di ko pa natutunan yung ganito? Anong ganyan? Kailangan ko matutunan yung ganito. Oo, kasi yung maganda lang naman sa guided na course, yung makikita mo ko talaga kasi bibigyan ka niya na, oh, ito yung topic natin, ito yung pag-aralan mo. Pag free kasi yung hanapin mo sa Google, pag hindi mo alam yung hahanapin mo, wala ka rin mahanap kasi hindi mo alam yung hahanapin. Ganyan, no? Ako naman na mag-i-screen share. Sabi ni Lester, what is your FB group? O, ito yung FB group namin. Si Work From Home, Be Awesome. Ayan, lalagay ko sa chat. And then, ayan. So, yan yung FB group namin. Tapos, itong mentorship program natin na open na siya for batch 3. Yay! Tapos bago na yung bago na yung interface natin. So hindi na siya WordPress lang. Yay! So mas maganda na in fairness. Yan. So yung mga gustong mag-enroll, you can go here on this link. Ayan. workfromhomebeawesome.com/batch3. Yay! Yes! Tapos itong nakalimutan, hindi ko pa siya nalalagyan ng timer, pero mamaya lalagyan ko ng timer yan, nakalimutan ko. Ayan. So, ito yung tawag doon, payment options natin. So, 1,800 monthly for 6 months, and then yung full-time payment is 96. Yan yung, kasi yung lessons natin madami, di ba, no? Pakita ko kasi. Ang dami na niya. Tapos meron tayong webinars every Saturday night. Ayan, pag hindi sumasakit yung chan ko. Ayan, so marami na tayong lessons. Tapos nag-update tayo kasi usually may mga updates. Si, for example, si Tribe Content Builder, yung mga pinag-aaralan natin, or si Facebook, ganyan, may mga bagong update. So, ina-update din natin yung mga lessons natin. Ayan. So, hindi ko nalagay yung link, weird. Lagyan mo ng timer, mami, kasi para kapag ini-endorse, alam nila. Oo, lalagyan ko na ng timer mamaya. Mamaya. Excited, Zeroella. So, ayan. So, workfromhomebeawesome.com/batch3 kasi pang batch 3 na yan. Tapos may question dito si Maria. VA po ako for almost 7 years now. But I felt like na-left off ako at may ugali po ako of low balling myself and regretting it later. Any advice? Pag-start, nung dati na nag-start ako ng VA, di ba? Ikaw ba ganun ka rin ba, Cecilia, na nagsisimula pa lang ako, dapat medyo mababa pa muna yung yung actually, mami, medyo and nag-start ako, mami, ng $10, yung sabi mo. Tapos parang within 1 month na pataas ko siya to 18, parang every may isang client na tatanggap sa akin, dagdag ako dagdag. Sabi nung client natin, sinabihan ako, uy, ba't ganun yung rate mo, tumataas every hour? kasalanan mo, hindi mo ako hinire dati, ganyan. Tapos mami, pag may nagtanong, uy, bakit yung isang client po, ganito lang yung rate mo? Ang sinasabi ko, kasi nagtatry ako mag-upskill, tapos nagle-leverage ako nag-invest ako para mag-upskill. Actually, kailangan kong ng funds. Parang huwag kayong mahiyang maging honest. Kasi, totoo naman yun eh. Tsaka, huwag nyong i-feel na yung sarili nyo is na empleyado kayo ng client nyo. Parang mas isipin nyo na, partners nila kayo. Parang give value dun sa sarili nyo. Kasi, hindi naman nila kayo nga empleyado. Tama. Kayo partner. Ayun po. O, tsaka ang natutunan ko, na nung nag-start ako, 'di ba? Syempre may isip mo, dapat mababa yung rate ko para kunin ako ni client, ganyan. So, ang natutunan ko is kunyari ino-offeran ka ng $5, wala kang trabaho ngayon, gusto mo na magkatrabaho. Hayaan mo lang muna 'yan si $5 kasi antayin mo yung para sa iyo na rate mo talaga. Kasi dadating at dadating talaga siya. Ganon. Yes. Kasi pag in-accept mo si $5 na rate, for example, wala ka ng space for the $15 per hour na rate or $20 per hour na rate. Ganyan.
So, yun yung natutunan ko. Pag inantay mo lang siya, mabilis lang siyang darating. Basta isulat mo. Isulat mo sa ref nyo. Tama. Isulat mo sa ano, sa cabinet nyo. O sa kwarto nyo, sa notebook nyo, ganyan. Magkaroon ka, diba, yung sabi ni Cecilia na 100 wise. Kasi yun din yung tinuro ni Jomar Hilario. Yun din yung nag-start sa akin. So, kuha ka ng notebook, tapos doon mo ilagay yung 100 wise, tapos doon mo rin ilagay yung dream rate mo sa pagiging VA. Para meron kang parang VA notebook, ganyan, o, diba? Para masaya. So, ganun siya. Ganun ako nag-start din dati. And any other questions for us? How much po yung ideal rate for those? Depende kasi yan, ano, Lester, sa skill mo. Yun, diba? Kasi, pag wala ka talagang alam, ganyan, wala ka talagang idea, si client pa yung magti-train sa'yo, ganyan. Ang nire-recommend ko sa ganun, at least $5 per hour. Huwag kayong papayag sa mga $3 at mga $2. ganyan, di ba? Yun, tapos, pagka, kunyari, kasi sila Cecilia, kumuha sila ng course, ganyan, nakapag-aral sila. So, may idea na sila kung anong gagawin nila, ganyan. Tapos, may support din sila, so malakas ang loob nila. Oo, di ba? Malakas ang loob. Kasi may mapagtatanungan sila, Mami Tasha, paano gawin tong ganyan? Oo. So, yun, kaya malakas yung loob nila mag-charge ng mataas na rate, ganyan. And then, sabi ni Jonah, ilang beses magle-lesson in one month? Ano, recorded na yung mga lessons, Jonah, dun sa Work From Home BO Awesome Mentorship Program. Tapos, may meet-up lang every week for lesson updates at saka sa mga questions nyo. Kung gusto nyo, chika-chika, ganyan. Tapos, kung gusto nyo yung lesson nyo is real, yung mga questions nyo is real-time masasagot, tapos may screen share, ganyan, pwede dun sa every week webinars natin. Kasi mas madali yung ano, may video pa from me. Kasi mas madali, kasi pag binivideo, mas madali i-explain pag binivideo. Ah, sabi ni Jocelyn, paano mo daw nahati yung schedule mo, Cecilia, may baby ka pa. Eh, di ba naka-attachment parenting? Kasi habang nag-work ka, naka-attach na yung baby mo. Hindi, hindi na po, naglalaro siya. Pero, ano siya, yung baby ko pa, medyo feeling ko nahirapan din siya dun sa transition. Mami, nag-adjust din siya. Kasi, syempre, nung hindi pa sobrang full-time, tsaka medyo madami akong client, may everyday, maglalaro kami. Pag gusto niyo maglaro, maglalaro kami. Pero ngayon po kasi, since nakakaintindi naman na po si baby, parang sinasabi kasi namin ni husband na, oh, Caleb, work mo na, mami. Tapos sasabihin niya, work, mami. So, yes, work, mami. Tatawag yung boss ko. Tapos maglalaro na siya. Tapos pag nainip siya, babalik na lang po siya sa akin. So, parang medyo struggle din po yung kasi minsan, syempre may tinatrabaho ako, tapos ang kulit niya. Ano lang din, yung timing na lang kapag tulog siya, di mag-work ako. Tapos yun pala, mami, di ba po yung nakalagay kasi sa ating webinar is yung na-reach ko nga po yung six figures na income ko. Opo, totoo po yung na-reach ko siya. Pero currently po kasi, hindi pa po ako, wala pa po ako sa point na work smart. Medyo work hard pa din po. Oo, medyo masipag kasi, masyado. Ano kasi siya, yung parang minsan, parang medyo na-sacrifice ko ng konti yung tulog ko. Kasi nung first time na na-hit ko siya, mami, parang sabi ko, shit, kaya ko pang pataasin to. Parang mami, sabi nga ng husband ko, oh, greedy ka na. Nung first week kasi, mami, na medyo maganda ng income. Mm-mm. Sabi ko pa kay husband, ganito na yung kinita ko, parang sa yung sahod ko sa Pilipinas in one week nakuha ko na. Oo, so, nga, 'di ba, no? Masaya. Kasi mami, siya, yun nga, parang nag-greed ako, parang minsan madaling araw gigising ako, sabi ko, ay shit, paano magtatrabaho, nagmura pala ako. Like, ay, maganda pa mag-work ako kasi papataasin ko pa ganyan. Oo, medyo pero, nagiging over sa sipag na. Yun, parang eventually siguro kailangan
yun, parang na inaaral ko, mami, na kung paano yung work smart, ano, yung work smart part. Na, yun, na hindi ko naman kailangan pa na, hindi ko na kailangan yung parang kuracha mode na halos wala nang rest. Pero yun, nakakatuwa lang kasi, mami, nung na-reach ko siya first time, parang, she, 16 years. O, diba, ang saya. Wow, si PayPal ko, ang daming pera. Kaso, ang hirap i-transfer dati kasi, buti na lang may GCash na, yehey, ganyan. Ay, eto si Leia, sabi niya. Nung kumuha po ng course, nag-internship din po. Oo, may hands-on work pag, pag marunong na kayo, ganyan. Para tapos para mag-guide ko din kayo kung paano nyo gagawin, ganyan. Para, ano tayo ni Mami? Subcontractor tayo. Oo, parang subcontractor, ganyan. Nakakatawa siya. Nakakatawa siyang gawin. Oo, para makapag-work din kayo ng totoo. Mm. Yan. Tapos may nanalo na po ba sa internship program? Wala pa. Kasi ang dami, binabasa ko pa siya. yung mga responses nyo. Oo, marami kasi. So, tinitingnan ko pa siya. Ay, mami, so, baka siguro bukas. Ako. Sige. May share pala akong ano, tawag dito. Yung isang client ko kasi, ano siya, tawag dyan. Yung podcast show niya, yung title is Million Dollar Coaches. Ang in-interview niya is high-end, yung million dollar, yung mga coaches na na-reach na nila yung 7 figures income nila. Wow. Guess what po kung sino yung mga VAs nila. Usually, tayo din, puro Pilipino, no? Yes, kasi ang gagaling kaya natin. Oh, yun, nakakaano siya. Nung narinig ko siya, nung isang episode kasi na narinig ko yung guest niya na sobrang, ano siya, tuwang-tuwa siya dun sa VA niya na parang hindi mabubuhay yung business niya nang wala yung VA. Nung binanggit niya na Philippines, parang binalik ko pa yung audio ng ilang beses. Ulit. Oo, pasaya nga ako, Philippines ba yung sinabi ko? Ay, Philippines nga. Tapos, edi sabi ko, uy, ayos talaga, may industry talaga yung Pilipinas. Tapos, yung parang isang, nung next na coach niya na in-interview, actually, yung format po kasi nung podcast na yon yung million dollar coaches, ini-interview nung isang client ko para itanong kung paano sila nagsimula. Yung parang hindi sila nag-focus dun sa paano agad malaki yung business. Parang yung humble beginnings, dun nila binibreak. Kung ano ba yung journey mo from maliit ka, paano ka lumaki ng ganyan. So, yun. Nakaka-inspire lang po kasi yung mga VA nga nila is puro Pinoy. Parang, wow, astig mga Pinoy. Oo, ang gagaling natin, di ba? Yes, kaya... Ano siya talaga, global ang talent ng Pinoy. Oo, kaya medyo minsan pag Pinoy, pine-prefer din ni client, ganun. Mami Tasha, bakit yung home ng work from home be awesome website, Manila is still closed? Ah, hindi ko pa nga nababago yun. Kasi ginawa ko tong landing page kanina eh. Ayan. Mamaya, babaguhin ko. At saka kasi yung mga... webinar natin, ilalagay ko na kay Work From Home Be Awesome. Tapos yung si Mami Tasha na site, yung content nun, ilalagay ko kay Work From Home Be Awesome. Ganyan. Pero iniisip ko pa, kaya hindi ko pa ginagawa. Kaya ako binigay yung link dito sa inyo. So later, I will change it. Buti na lang sinabi mo, Ruela. Munti ko na makalimutan yan. Ayan, any other questions pa? So, ang gamit mo sa podcast editing, si Adobe Audition, no? Di ba masaya yes, siya? Tapos pinagtatawanan ako ng mga anak ko pagka nagpa-podcast editing ako. Kasi nga, di ba yung brrrr nga gano'n pagka binabalik-balik pa brrrr, gumaganon-ganon yung mga client, bumabalik-balik. So, masaya yon pagka nakarating kayo sa podcast editing. Pag nag-edit ako ng mga audio sa podcast, feeling ko yung sound waves, feeling ko nababasa ko na siya. Oo, di ba? Ito yung am. Kasi ito yung da siguro. Oo, alam ko na yung mga itsura nila. Sinabi ko din yung sa husband ko, sabi ko, alam mo, parang nakabasa ako ng sound waves. Buti hindi siya na buti hindi siya na weirdohan. Oo, pati yung kapag ka... gumaganon, isang linyang pag ganon. Alam ko, ito yung click, yan yun. Tapos ito yung kung anong itsura niyan. Kailan mag-start yung mentorship batch 3? Actually, yung batch 3 is yun nga, nandun na yung mga lessons. Pero ang introductory call natin,
yung mag-welcome-welcome tayo, hello batch 3, andyan, ganyan na kayo, ganyan. Yung mga ganon-ganon. Ano, October 30. Yan, kasi hanggang October 30 ang open cart natin para sabay-sabay kayong lahat. Pero pwede nyo nang i-access yung mga lessons dun sa membership website. Yan. Ay, ayan. So, ito yung isa kong client kasi. Ang dami niya kasing nilagay na task. Sabi ko, ano unahin ko dito? Pagka kasi pa, marami agad-agad, di ba? So, baka mamaya may gusto siyang, ano, may gusto siyang unahin ko muna. Ganyan, oo. So, tatanungin niyo si client niyo, anong gusto mong unahin ko dito? Kasi napakarami niya. Ganyan. So, any other questions? Ano ba? Naisip kong question. Wala na akong naisip na question. Ikaw, Rowella, may question ka ba? Sa susunod si, ano, si Cecilia si naman, John, imbitahan natin sa IMG. Si, sinong John? Ay, sabi ko po si Janet na yung next na mag-webinar. Oo, si Janet naman next mag-webinar. Kailangan may picture kami ng mga, ano, elephants. Sabi ni Danny, ah, okay pag nag-pay, pwede na through PayPal. Oo, pwede through PayPal. Yung monthly. Yes, oo. Tapos sabi ni Michelle, matututo din po yes kami. Po. Oo, yun yung, oo, yes, yung skills talaga yung tinuturo ng, namin. Oo. Lahat ng foundation skills na pwede nating matutunan, na open po siya sa mentorship program. Oo. Yun, at saka ang focus natin is yung parang medyo may pagka-techie VA skills na hindi naman masyadong techie talaga. Pero yung sa client nyo, pag nagagawa nyo yun, feeling ni client nyo, super duper techie nyo na. Mami, may question. Ah, no question. Sino? Nakita ko po, in-indicate kung tagada. Ay, indicate kung tagada ba? Ah, hindi na. Ito yung bago nating ano. Ang bago nating link. Wala nang Davao or Manila. Wala. Ayan, sandali. Tadin, ayan. Yung sa home lang yon, yung, ay, mali. Si Janet ang minessage ko. Ano ba yan? Ito. Yan, so ito na yung bago nating link. Mamaya nga, pagkatapos nitong ano, webinar, update ko na nga main page na yan. Ayan. So, ito. Si workfromhomebeawesome.com/batch3. Oo. I-update ko na nga yan na. O, ito na. Real-time update. Sandali nga. Tingnan nyo. Ayan, ito. Ano, matututunan nyo din to sa ano, sa Work From Home Be Awesome Mentorship Program. Kasi, required doon na may website kayo. Kasi yun yung pampadagdag pogi points kay client. Diba? Yun. Kasi pagkasabihin mo kay client mo na, oh client, marunong ako mag-WordPress. Diba? So, ang proof doon, hindi na kailangan ng interview, papakita mo lang yung WordPress website mo. Tapos, hired ka na agad kasi alam ni client, marunong ka talaga kasi may sarili ka ng website. Ganun. So, ganun lang yun. Kaya maganda kasi nandun na yung portfolio mo. So, makikita ni client, marunong ka bang mag-English, ganyan. Ito na, yun na. Oh, yun nice pa pala, mami. Struggle ko pala yun, yung ano, yung pag-i-English. Oh, ako nga rin, nabubulol na ako ngayon eh. Ano ba yan? Parang nahirapan ako nung, ano na, parang pagka mag-i-email ka, magsusulat ka ng English, ka, madali. Pero, oo, pero pag magsasalita, no? Opo. Parang minsan kasi naku-conscious ako na parang, tama ba yung sinabi ko? Tapos parang naririnig ni client, nag-i-English ako. Okay lang kaya. Pero yun, parang medyo, ano mami, medyo nasasanay na ako na, ano, na English yung, ano namin, client. Siyempre, wala namang choice. Oo, at saka ano, hindi naman sila masyadong maarte. Di ba, no? Hindi naman nila sasabihin, wrong grammar ka. Hindi ka naman gaganoon ni client mo. So, huwag kayong matatakot pag nagkamali kayo. Minsan nga ako rin, nabubulol din ako eh. Ayan. I-update ko na. Ito na. Ayan na, tanggalin ko pala yung ano, countdown timer. Chanin. Sandali, ano ba? Membership opens in. So, tatanggalin ko to. May nagbababay na mami si Emerson. Okay, goodbye. Thank you, Emerson. So, thank you for joining us.
So may, pag wala na kayong question, so we can end the webinar here now. Kung may questions kayo, pwede nyo ilagay sa ating Facebook group, sa Work From Home Be Awesome Facebook group. Sasagutin namin kayo doon. Ayan. Kasi palaging naka-on din si Facebook ko. Ayan. Tsaka mas madali makita sa group kasi pag chat, marami nag-chat sa akin. Ayan. Oo. So, thank you so much, everyone. Thank Have a great po. Night. Thank you din, Cecilia. Thank you po, Mommy. Welcome. Thank you all. Thank you, guys. Bye-bye. God bless you, everyone.